Napanood niyo ba yung karugtong ng isinagawang investigasyon sa Senado kanina? Doon sa mga nanood, meron ba kayong nahalata o wala? Eh ako, meron. Halata eh, bumait na yung mga senador ha, kay Pael doon. At saka doon sa mga sabit. Mukhang ayos na ang buto-buto. Kasi may abogado sa loob ng Senado. Senador na, abogado pa. Ayan po, no, mga kaibigan. Bueno, kung ano man yung mga napag-usapan doon, tignan natin, mga pag-usapan din natin dito ngayong gabi. Yun lang ang hirap sa Senado. Wala, hindi pwedeng lumahok ang mga katulad natin. Para ika nga po, pwede ba kami sumali dyan? At kami naman ang magtatanong sa inyo. Kasi pansin ko lang kanina, bukod sa bumait na sila sa mga dapat na panagutin, ang bagsik nila napunta rin sa ano sa pamilya ni Sanchez. Ito ulitin ko lang ha. Dito sa issue na to, ano kasalanan ni Sanchez? Ano kasalanan ng mga preso na pinalaya? May mga kasalanan ba yon dito sa nangyaring highly irregular, highly anomalous? Na ika nga po, batas na yan, yung GCTA. Wala silang kasalanan dyan. Pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, at saka nakita ninyo sa mga nakapanood po, ano, napunta na sa paglikha ng batas ang dahil nagmamagaling, subiri. Yung mga makapagsalita, kala mo magkakatotoo yung mga panukala nito mga ito. Akala mo ba pagka nakagawa ulit sila ng batas, wala na silang, wala na tayong problema? In case you regionalize ang mga kulungan. In case you i-computerize para ika nga maging transparent yung ano, yung records. Sarap dago ka ng mga hindi totoong pinag-uusapan, ano? For purposes ng ano lang, for public consumption lang. Masabi lang na nakita lang, meron silang naipanukala. Subiri, mga talumpa, wala eh. Diyan mo makikita, mga walang laman ng utak eh. Mayaman lang, may itsura. Pero yung kokote po, acoustic eh. Kumbaga sa gitara eh. Folk guitar. Classical. Ay nako mga kaibigan. Ako magpapanukala. Hindi panukala. Tayo bubutata dun sa mga panukala nila. Kasi marami silang katarantado. Investigasyon yan eh. Dahil sana pinigaan nyo ng pinigaan yung mga official na yan, di ba? Silang isasalang mo dyan, sabi ko nga, hindi kasalanan ni Sanchez o ng sino mang mga damuhong preso na sila makalaya. Sino ba nagpalaya? Yun ang may kasalanan. Alam na ninyo, walang authority. Lahat eh, wala eh.
Illegal lahat ang pagpapalabas na ginawa. Ano kasalanan ng presyo? Meron ba? Sila ba nagpapatupad nun? Hindi. Sila yung gustong makapag-avail doon sa sistemang katarantaduhang ginawa na yan na may IRRRR pa. Eh sila-sila yun eh. Ba't nagkaganon? Yung batas kasi hindi malinaw. Doon pa lang eh, makikita mo, yung mga gumawa nun, hindi rin malinaw ang utak nun, di ba? Inamin pa ni Bong Revilla, kasali siya ron, eh kaya naman pala eh. Si Lito Lapid daw, kasali ron, eh kaya naman pala eh, anak ng... Paano makakaglikha ng matinong batas yung mga... Nagtatatalumpati pa, prepared naman yung speech. Wala naman palang itatanong. Para makapagpakuha lang sa camera, may sinabi sila, di ba? Kahit walang kabuluhan yung mga sinabi. Yan ay kinagagalit ng mamamayan sa inyo eh. Nag-aaksaya kayo ng pera ng taong bayan, tapos ililihis na ninyo yung issue. Sana kayo pupunta, lilikha ng batas. Ito niya ang gawin mo, ito ang mga proposal ko. Puro wala, malayo sa realidad ang pinag-usapan. Hindi kinukonsidera yung realidad. Alam mo, sa paglikha ng batas, paulit-ulit natin sinasabi yan. Dapat ang batas malinaw. Dapat yan eh, walang anumang espasyo yan, ni katiting na espasyo para pagtalunan. O kaya ihanap mo ng interpretasyon. Ano katunayan depektibo yung batas na yon, ha? Batas na sa laula. Ha, mga kaibigan, nung pumalpak na, yun. Tsaka tayo nag-iimbestiga, tsaka tayo ika nga maghahanap ng sisisihin. Paano hindi nyo pinulido yung batas? Walang ipinagkaiba yan dito sa iniisip niyong Shoke Bill, Asoji Bill. Puro kayo daldal ng daldal. Pag naipatupad yan, Jack, maraming mapipirwisyo dyan, di ba? Doon na ngayon lalabas yung mga problema na hindi nyo napag-usapan. Paano? Kayo-kayo. Wala kayong public hearing na ginagawa. O sige, baka itong batas na ito eh, may maidadagdag kayong input. Wala eh, wala kayo niyan eh. Ni hindi nga natin alam na naipasa yan GCTA na yan. Buisit. Talagang yan, puro aksaya na lang ng pera ito para lang masabi lang na may ginagawa sila, no? Investigation, hearing. Eh, sino ba eksperto sa hearing dyan? Bali ba yung hearing na isinagawa nyong yan, dalawang araw na, at ipagpapatuloy pa raw ang bulahan sa Webes? Eh, alam ninyo, ang pinaka ano dyan, ang pinaka expert sa hearing, alam ba ninyo kung sinong senador ang expert sa hearing? Si Lito Lapid. Gusto niya puro hearing, walang speaking. Kaya hindi sumipot. Nagagalit siya pag yung hearing, eh pagsasalitain siya. Kasi sabi niya, akala ko ba hearing ito, bakit may speaking? Yun ang ayaw na ayaw ni Lito Lapid. Kaya hindi siya dumalo. Eh bueno, lumitaw din. Kung sa bagay, water under the bridge na yan eh. Mga pinag-uusapan nyo, wala na yan eh. Na sumulat daw si dating First Lady Imelda Marcos
para sa paghingi ng pardon ni Sanchez. Sumulat si dating First Lady, siguro at that time may congresswoman siya. Hindi, dito kay Presidente Duterte, malakas sila dyan di ba? Panalig yan O, sumulat. In behalf of Juan Sanchez at sa pamilya niya para humingi ng executive clemency pardon. So, yun naman, mga kaibigan, pinadala doon sa Board of Pardon and Parole. Yung sulat na yun, kasama yun Yun nga yung hindi inaprubahan daw ni Presidente Duterte, tinabla. At bali ba si itong spokesman, si Attorney Panelo? Isa rin sa mga nag-refer. Ayon sa kanya, referral yun. Whatsoever. Wala na yun kasi hindi nga inaprubahan Yung kay Imelda Marcos, okay lang yun kasi politiko yan Kahit sinong politiko, lahat ng problema. Kasi yan ang pinapangako nila, kami bahala sa inyo, di ba? Lahat ng problema, lulutasin, di ba? Tutulungan kayo pagka-eleksyon. Ito pa si Sanchez. Hindi nyo ba alam si Sanchez supporter talaga ni ni Imelda Marcos yan? Hindi ba ninyo natatandaan yung kinukwento ko minsan dito na si Sanchez nagpunta sa New York at nag-shopping, may kasamang taga-konsulado ng Pilipinas. Nung mag-shopping naikwento ko sa inyo, kung bumili na relos, dalawa ng dalawa, di ba? Lahat ng binibili niyang pasalubong para sa misis niya, dalawa yun. Kasi yung isa para doon sa kabit. Kung meron yung misis, pero si si Sanchez Kung meron ng misis niya, meron din yung jowa niya, di ba? Alam niyo ba kung bakit pakay ng pagpunta ni Sanchez na yon sa New York na kinukwento ko sa inyo? Yun para dumalo doon sa pagdinig ng kaso ni Imelda Marcos, yung trial kay Imelda Marcos na ginanap sa New York nung araw. Ngayon, anong masasabi nung iba? Siyempre, ito, pinalalaki nung iba, yung media, di ba? Wala na yan Hindi nga pinagbigyan di ba? Pero yung kay Panelo, yun doon meron medyo may lang doon. Merong involved doon, delikadesa tawag doon. Pero wala na yun Kahit questionin mo siya ngayon, baliwala na, water under the bridge na yun. Bakit? Wala naman nangyari dun di ba? Hindi nga naaprubahan dahil ni-reject ni Presidente Duterte. Ang question lang dun kay Panelo, delikadesa. Meron ba sila nun? Huwag na rin natin questionin. Wala sila nun, iku-questionin pa natin. Kasi siya ang abogado dati, di ba, ni Sanchez. Kaya nakulong si bago makulong si Sanchez. Kailangan ng abogado talagang pinipili mo. Diba? Hindi, makukulong ka Ito, tiyak na sigurado-sigurado ako rito
nililihis na ng media, mapapansin ninyo ha, papunta na tayo, palayo na tayo sa kaso ng mga na dapat panagutan ni Paeldon. At saka ng ibang opisyal, kasama na yung Department of Justice siguro. Eh sinabi na nila lahat yung batas eh. Lahat yun, nalabag yun. Kasi ang ginawa nilang IRR, sila-sila eh. Bakit hindi gagawa ng kani-kanilang interpretasyon ng implementing rules and regulation itong mga mapagsamantalang ahensya na ito, mga kaibigan, katulad ng Bucor, ha? Tsaka yung BJMP. Bakit nila hindi gagawin yun? Eh gusto nilang pagkapirahan yung batas eh. Malabo yung batas eh. Hindi malinaw eh. Hindi specific. Dapat sa batas pa lang, malinaw na. Para yung IRR, walang pwedeng gumawa ng IRR man, kahit wala man, eh pwede nilang gawin ang trabaho nila sa ilalim ng batas. Eh no, nangyari, oh, nagkanya-kanya sila. Ha? Pati yung hindi dapat palayain, napalaya na nila, mga kaibigan. Pero ang ano dyan, di ba, itong si Paeldon eh, nagsinungaling nung una. Tapos ngayon, iniinaamin na niya na pinirmahan niya yung release order ni Sanchez. Eh talaga namang release order yun, mga kaibigan. Ang sinasabi niyang iba raw yung release order, yun daw yung ipakikita mo paglabas mo ng kulungan o ng sino mang preso pag lumalabas ng kulungan. Eh para ka lang lumalabas ng custom, galing ka sa custom eh. Hindi ba pag palabas ang kargamento eh passes na ang ginagamit mo palabas, hindi na yung clearance, di ba? Passes na. Ibig sabihin na iproseso na yan, may clearance ka na rin. Di ba? Passes na lang yun, slip, di ba? Lolokoy tayo. Eh ngayon, inamin na niya eh. Napinirmahan niya talaga yung ano eh. Kaya lang, ilang minuto daw, nagbago isip niya. At ang ginawa niya eh, pinalitan niya yung order, di ba? Oh, pinalitan mo yung order. Sabi ni Lacson eh, hindi ba karaniwang ginagawa? Oh, tao ka lang eh. Nagkamali ka. Narealize mo, mali itong ginawa mo ngayon. Kasi ganun ang gusto niyang palabasin. Segundo o minuto lang nung ma-realize niyang mali yung order na pinirmahan niya. Eh bakit kailangan mong gumawa ng another order para sa pagbawi ng release order? Sabi ni Lacson, eh di ba karaniwang gagawin mo eh? Oh, nagkamali pala ako na-realize mo. Minuto. Eh di pinunit mo na lang, tinapon mo. O kaya eh, nilagay mo sa shredder, di ba? Oh, para masira na yung papel. Oh, yun lang gagawin mo. Eh ba't ka gumawa ng panibagong order? Oh. Eh, kesyo, nag-isip na siya. Eh, na-transmit ko rin sa mga opisina na eh. Na-transmit na raw sa opisina. Minuto lang, ha? Mga kaibigan. Bukong-buko na eh. Huling-huli na, sukul na si Kwan eh, si Paeldon eh. Talaga lang, ano, nakakaingit na tao yan si Paeldon. Wala pa ako nakitang ganyang kakapalang mukha na tao. Huli na eh. Hindi pa raw magre-resign. Ha? Mga kaibigan. Eh ganyan na lang ang kalakaran ngayon eh. Di ba? Pinaplas na lang sa inodoro yung delikadesa. Wala na sila nun, sabi ko sa inyo eh. Ngayon, eto ho, papunta ngayon ang investigasyon. Iyahanap nila ng segue yan eh. Ng ending. Para maka-exit etong mga nag-iimbestiga, ha? Mga kaibigan, dahil mukhang bago na, iba na eh. Iba na tono, kumbaga. Mga kaibigan eh, ano na eh, malambot na eh, ang tema nila kanina. So sa madalit sabi, huwag na rin tayong umasang igigiit nila ang pagpapatalsik dyan
kay Paeldon, na kung ako nga tatanungin ninyo, eh kulang ang patalsik dyan eh. Sa dami ng sa laki ng kasalanan ginawa niyan, ginamit niya yung GCTA. Ha? Eto, tignan ninyo. Magpapanukala raw sila na mabago yung batas na yan. Gagawa na naman sila ng panibagong batas. Alam niyo kung ano batas na dapat nilang gawin dyan sa GCTA? Iyan dapat dyan para sa kanila. Dapat ang bigyan mo ng GCTA itong mga empleyado at saka mga opisyal ng Bureau of Correction. Tapos yung ang mag-i-evaluate sa kanila yung preso. O ito, good conduct ba si Paeldon? Wala bang inareglong kaso ito? Wala bang pinatakas na preso ito ngayong buwan na to? Ha? Wala bang pinalusot ito? Yung sabi ko sa inyo, reward points yung GCTA eh. Ha? Pwede nga na eh, i-convert sa cash eh. Di ba? Yan ang lumalabas dyan eh. Mga kaibigan, kahit na anong pagtatago, kahit na anong sabuatan pa ang gawin sa investigasyon na yan, mabubuo at mabubuo sa isip ng taong bayan kung anong mga katarantaduhan para pamamaraan na ginagamit nila sa katarantaduhan para gahasain nila yung GCTA para sila magkapera. Mga kaibigan, pinagkaperaan niya. Nagpatutsada na nga si Lacson kanina. Kunyari, biro eh. Ano sabi ni Lacson? Asa na yung limang Chinese drug lord? Yung apat, nasa custody ng BI. Nandun yung commissioner eh. Si Morenting walang kwenta. Ha? Nandun. Na marami rin palusot. Ha? Diyan sa airport. Mga kaibigan eh. Ano sabi ni, di pwede na nating ibalik ito sa kwan. Pwede nyo nang ibalik. Ha? Justice Secretary Guevara sa Muntinlupa. Itong nasa custody ng Bureau of Immigration. Sabi ni Guevara, maganda hong ano yan. I-consider na yung sinasabi ninyo. Tinatagalog ko na lang. Di ako marunong mag-English. Ngayon, sabi ni Lacson, hindi nga pala eh. Paano nga pala nating ibabalik yan eh? Kung naglagay na yan. Kita na ninyo, mga kaibigan. Yung biro, pero kayo ba maniniwalang hindi pinagkapirahan yan? Etong si Sanchez, kaya nila ginigisa kanina yung pamilya sapagkat gusto nilang mapaamin na nagbayad dito para mapasama doon sa palalayain ni Paeldon. Yun ang paniwala dyan eh. Ano magagawa mo? Yun ang talagang paniwala ng maraming publiko. Nagbigay ng pera si Sanchez. Mga kaibigan, at tinanggapan nila ng pera, yun ang paniwala ng publiko. Ngayon, sinasabi, dito na mapupunta ngayon ang issue, bantayan ninyo, pati media kasabot dito, yung paglalabas doon sa sulat ni Imelda Marcos at saka ni Panelo o saka ng Vice Mayor's League. Yun eh, wala na yun eh. Ano kumbaga eh, irrelevant na yun eh. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, GCTA, hindi na ho ito yung executive clemency na pardon. Ha? Yung sulat, yung mga sulat na yun, may kaugnayan yun dun sa pardon, sa executive clemency. Wala na yun kasi nga, ayon sa kanila, yun daw ay ni-reject ni Presidente Duterte. Hindi inaprubahan. Ha? Kaya, anong saysay pa? Bakit palalaki? Gusto nilang palakihin yan. Para ma-divert nila ang issue, malay natin kung may payola rin ito ngayon na pinakakawalan. Kasi nga, napansin ko, lumambot na yung Senado eh.
Eh, paglambot ng Senado, kailangan din nilang ayusin ang media, mga kaibigan. Ha? Para i-divert na yung issue. O, palayo dun sa mga magkano ang kinita. Yan. Para mapalayo na dun sa anomalya, mga kaibigan. Sino ang gagamitin? Eh di yung mga sulat ni Imelda tsaka ni Panelo. Sabi ko nga sa inyo, natural sa politiko yung magbigay ng mga ganyan-ganyan sulat, mga referral, mga request. Di ba? O, pumunta ka sa mga opisina, yun lamang mga magsisipag-enroll sa eskwela eh, na nangangailangan ng referral eh. Kumukuha rin sa politiko yan. Ba't si Imelda lang ba naglalabas ng sulat, mga kaibigan? Eh, yung mga senador na yan, lahat yan, nagre-refer yan eh. O, mga kaibigan, hindi mo ba? Eh, ano na yun? Natural lang yun. Eh, sino ang merong pananagutang pinakamalaki? Yung merong kapangyarihan, yung nasa poder, ha, na gamitin niyang mga request-request na yan, isasangkalan yan, tapos palalayain. Eh, hindi naman lumusot eh. Hindi ba? Oh, yun ang kasalanan ni Paeldon. Oh, bakit anya dito sa sulat na nga ni Imelda, sulat na nga ni Panelo, eh hindi pa pinagbigyan ni Presidente Duterte. Eh bakit ikaw? Oh, gusto mong palusutin. Katunayan eh, lusot na sana eh. Oh, mga kaibigan eh. Kung di lang nabukulan yata si Tay, eh, inapatay. Yun ang lumalabas doon eh. Hindi nyo ba napapansin, di ba? Inulit na naman ni Tito Soto kanina. Ang sabi eh, meron daw siyang mga naririnig na kaya pinatay ito, o itong pinatay na opisyal ng Bureau of Correction, eh ito'y may kinalaman sa pagkakapalaya ng 400 preso. Ano ibig sabihin yan? Libre. Kaya katarantaduhan yung sinasabi ni Paeldon eh, na ano daw, yun daw batas para palitawin niyang walang bayad. Hindi for sale yung GCTA. Eh para mapalitaw niyang walang bayad, sabi niya. Eh batas yan eh. Lahat talaga ng preso eh, makakapag-avail yan eh. Pustahan tayo, ngayon, ipa-inventaryo niyo mga preso sa, ano, sa Bilibid. Titiyakin ko sa inyo. Naiwan dyan yung mga walang pera. Na may karapatan na meron ng karapatan na magamit yung batas na yun para sa kanilang paglaya. Titiyakin ko sa inyo, pustahan tayo. Pa-inventaryo nyo mga preso. Bilangin nyo. Ngayon. Eh, kita ninyo, doon na sila, nakapapunta na sila doon sa batas. Ibig sabihin, wala na ito eh. Wala na itong investigasyon na ito eh. Di ba? O sige, punta rin tayo doon sa batas nila. Anong sinasabi nila? Gagawin na naman ang panibagong batas yan. Ang daming sinasabi eh. I-computerize. Para daw yung records, alam mo, ito, nakaipon ng ganitong points. Ngayon. Dating araw, kukwentahin mo yan, di ba? Pero naka-encode lahat sa computer, yun ang ibig lang sabihin eh. Yung detalye ng preso. Mula sa pagpasok, ha? Nagkakasuro sa loob, nandun lahat yun. Mga kaibigan, okay yun, walang problema ron eh. Ha? Pero hindi nila naisip, eto ha, di ba? Pagka ikaw ay nakalabag ka doon sa mga patakaran, doon sa mga ipinatutupad na tuntunin sa loob at nag-violate ka noon. Di ba? Ano? Hindi ka raw magkakaroon ng credit for a while na reward points. Walang makikredit sa iyo. Ba't wala kayong binabawas? 'Yun ang una eh. Dapat bawasin na lahat.
Oh, ngayon, mga kaibigan, ito problema. Yung kanina, tinanong yung anak ni Sanchez, yung babae, yung isa sa mga anak ni Sanchez, alam ba ninyo kung ano sabi niya? Eh, yun hong sinasabi nila sa media na yung tatay ko ay nahulihan ng 1 kilong droga. Eh, yun yata yung sinasabing tinago kay Mama Mary. Ha, mga kaibigan. Eh, wala hong katotohanan yun. Eh, nung walang katotohanan na niya, sabi pa nila Gordon, di nagulat tayong lahat. Bakit walang katotohanan? Eh kasi ho, ito ang sworn affidavit. Ha? May affidavit ho mismo si General Calderon. Si General Calderon, di ba yung naging hepe ng Philippine National Police at saka naging director din ng Bucor sa panahon ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Kung matatandaan ninyo. Eh yung palang si Calderon, ewan natin, pinasasubmit sa kanila yung kopya nung inilabas kanina nung anak ni Sanchez na walang katotohanan yung pagkakahuli sa tatay niya ng shabu na 1 kilo. Ha? Mga kaibigan. Oh, ngayon, eh, kung merong affidavit si General Calderon na nagpapasinungaling doon sa issue na yon at sinasabing hindi totoo yon. Sinumpaan sa laysa yun, ha? Yung sinasabi nung anak, mga kaibigan. Eh, ba't nangyari yun? Oh, yun ang hindi iniisip ng mga senador. Ang yayabang, ang bibilis. Ang papalibasa, puro salita, parang yung si yung bakla. Yung si Inodoro, ha? Yung si Jess, di ba? Oh, ganun din yun. Itong mga senador, mabibilis lang magsalita eh. Alam nyo ba kalagayan ng mga preso? Kung tutusin ninyo, maaawa kayo. Ha? Sa maraming preso, lalo na yung mga walang pera, mga walang koneksyon, mga kaibigan. Bakit? Ang kalagayan nila sa loob ng kulungan, eh hindi na halos kalagayan ng isang tao. Hindi mo na maikukumpara sa isang pangkaraniwang tao. Bakit? Dahil doon, pagka wala kang pera, lahat ng bagay kailangan lunukin mo para ka mabuhay sa loob ng bilangguan. Akala nyo ba yung bilangguan eh, di ba sinasabi natin eh, hindi lang naman ginawa ang kulungan natin sa ayon na rin mismo sa batas. Eh para lang parusahan yung mga nagkasala. Kung hindi, may isa pang aspeto yan. Yung bigyan sila ng pagkakataong makapagbago. Kaya nga ang tawag, Bureau of Corrections. Mga kaibigan, para i-correct sila at muling magkaroon ng pagkakataon ha, na sila ay makabalik sa normal na pamumuhay. Yun, pero yun ang wala, mga kaibigan. Para sa mga hindi nakakaalam, malala kung pupuntahan lamang ninyo ang bilangguan. Makikita ninyo ang kalagayan nila. Nadyan sa loob, wala kang pagkakataong maikorek mo ang sarili mo dahil sa iyong paligid. Dahil hindi tama ang kulungan. Hindi tama ang pasilidad. Kahit anong batas pa gawin ninyo, eh ganun din yan. Babalik na naman tayo sa dati. Eh, puro naghahangad ng pera na uupo eh. Anong katarantaduhan yan? Anong pagbabago? Yan si Paeldon. Kung ang gusto niya, ang pagbabago, pag-upo niya,
Hinanap niya kaagad kung ano yung depekto, kung ano yung kamalian. At hindi niya ipinagpatuloy. Pinagpatuloy niya eh. Bago siya umupo, marami nang nakalaya. At pag-upo niya, mas maraming nakalaya. Yun ba? Yun ba mga klase ng tao? Ang dapat nating i-correct at dapat i-apply yung good conduct na yan eh sa mga taga-Bucor. Eh kahit anong gawin mong batas dyan, kung walang hiya mga nakaupo dyan, mga kaibigan, ha? Alin, yung mga bantay dyan, mga gwardya, marami dyan, walang hiya. Kaya natin binabanggit yung sinabi ng anak ni Sanchez, nangyayari yan eh. Paano ka makapagbabago? Mga kaibigan, eh paano mong maigagawa ng batas na maiiwasan mo na magawa nilang ma-frame up yung mga tao o kaya paratangan ng maling paratang para hindi mag-qualify sa GCTA, para hawak nila ang leeg ng mga tao. Lalo na kung wala kang pera. Isang malaking katarantaduhan itong mga pinag-uusapan ng mga senador. Kinonsider nyo ba yan? Bakit? Mali ang kulungan natin. Halo-halo. Eh kahit gustuin ang tao na magbagong buhay, hindi niya magagawa. Halimbawa, bawal pala yung magpatato ka. Yung pala, hindi ka na magkukwalify dun sa GCTA. Hindi pala good, ano yun? Good conduct yun. Bad conduct pala yun. Magpatato. Eh, sinong preso dyan ang walang tato? Eh, lahat ng preso may tato. Di ba? Oh, mga kaibigan, paano ngayon yan? Bakit yan? Nangyayari? Ano? Eh, wala. Nandyan na yan eh. Kasi raw, pag hindi ka nagpatato, eh, ano ka, agrabyado ka sa loob. Kailangan eh, kung gusto mong maging safe ang kalagayan mo sa loob, aba eh, sumama ka sa pangkat. At pagsama mo sa pangkat, ang pangunahin doon eh, tatatuan ka. Oh, eh kung wala, pwede ka rin sa kwerna. Pero pati yung mga nasa kwerna, may tatu yun eh. Yung mga walang pangkat, kwerna, tawag doon eh. Mga kaibigan eh. Eh ganun din yun eh. Yung environment mo ron. Laging nasa panganib ang buhay ng bawat isang preso, baka akala ninyo. Kaya anong pagbabago, anong correction ang pwede niyang magawa doon sa loob? Kung hindi siya makikiisa sa kalukuhan. Pag hindi ka naman nakisama sa gusto nila, sisirain ka nila. Eh doon eh, ikaw ang awayin, pareho may kasalanan ka nun eh. Mang-away ka, ikaw ang awayin, eh pareho lang may kasalanan ka eh. Di ba? Nakainisan ka. Paano mo matatanggal yun? Yun ang gawin ninyong batas. Hindi yung kuno, lagay gawin daw Alcatraz, sira ulo, Alcatraz daw. Eh di, binanata na naman kayo ng human rights violation. Sinara na nga yung Alcatraz. Matagal na sinara yun eh. Bakit? Kasi doon, hindi na alam kung ano na ginagawa, kahit ano gawin sa'yo. Pag dinala ka sa ganong klase ng piitan, wala na nakakaalam. Ha? Kahit patayin ka ron. Oh, wala na makakaalam. Mga kaibigan. Kaya nila sinara yung piitan na yun. Dahil maraming ganong klaseng insidente ng pag-abuso sa karapatan ng mga bilanggo o sa buhay ng mga bilanggo, mga kaibigan. Ngayon, gagawa ka ng ganon, eh di lalo mo lang kinunsinte ka, walang hiya ng mga ina-appoint. Eh lahat ng, kung pumili pa naman tayo, parang ang gusto natin talaga, yung masiba sa pere. Yung andang magsanla ng kaluluwa sa demonyo eh. Di ba? Mga kaibigan eh.
Kapalit ng pera. Yan yata ang qualification eh. Oh, gagawin ba yan niya kung matinong tao yan si Paeldon? Mga kaibigan? O sipin ninyo. Ngayon, ang dapat to talaga, eh, yung pagbabago sa kulungan. Eh, ang tagal nyo nang pinag-uusapan yung pagbabago sa kulungan eh. Hanggang ngayon, yan pa rin, daldalan. Ha? Wala naman matutuloy dyan eh. Itagaan nyo sa bato. Oh, sana kung ako presidente, gagawin ko yan. Kasi hindi ako magnanakaw. Di ba? Eh, pero hingi ako ng bayad. Malaking bayad. Ha? Bayaran nyo ako ng malaki. Oh, mga kaibigan, ako magpapatupad niyan. Wala na kung dito sa gobyerno natin, magpalit-palit na yan. Hindi na natin, wag na kayo umasa, mababago pa yan. Magugunaw na mundo, ganyan na lang yan. Kung tutusin ninyo, napakarami ng kwarta na sayang sa bansa natin. Lahat yan ay pagawa na sana yan. Ha? Eh kasi ang unang iniisip, yung pagkakakitaan. At ayaw pa nung ano ha, yung maliit lang ang kikitain niya, kahit pa paano, magkaroon sana ng 10%. Ayaw nila nun. Gusto nila 60% kanila. Yan ang kalakaran sa gobyerno eh. Aminin natin at sa hindi, mga kaibigan. So, tingnan ninyo yung sa panig ni Sanchez. Sabihin na natin, ha, hindi ko sinasabing totoo. Pero yung kwento nung anak, paano mong mape-prevent na mangyari yung ganun? Di ba? Eh kasi lahat ng kilos mo dyan sa bilibid, kung may pera ka, lahat ng kilos mo babayaran mo. Kaya nasasabi natin, yung karaniwang preso na walang pera, wala eh. Hindi ka na tao eh. Dahil lahat na lang tatanggapin mo. Lahat na lang lulunukin mo. Ha? Yun na ang pinaka magagawa mong pagbabago sa buhay mo. Ha? Yung makatapos ka sana ng sintensya, ha, sa pagtitiis na lunukin mo lahat ng bagay na mangyayari sa iyo doon sa loob ng kulungan, lahat ng panganib sa buhay mo, ha, gutom, kung makakain ka man, gagalising ka sa pagkain, mga kaibigan, ha, lahat yung titiisin mo. Pinakaswerte mo na matapos mo sintensya mo. At makalabas ka pa. E paano kung hindi ka isama nila? Paano kung wala mag-aasikaso? Eh nilalakad dyan, kaya nga nakalabas yung maraming yan, may tagalakad sila eh. Ano, yung naglakad, libre? Ha? Mga kaibigan, hindi gumastos? Oh, eh kung yung sasakyan nga, nangangailangan ng gasolina eh. Yung lalakad pa, siyempre kakain yun, mamamasahe yun. Oh, mga kaibigan, nilakad yung mga yun, paano yung... Kaya sabi ko sa inyo, kung i-inventaryohin ang mga preso, nako, lahat ng walang pera, yun na naiwan dyan. Eh, tignan ninyo, ha, bakit ko nasabi na yung GCTA, baliktad eh. Mas angkop yan na gamitin dun sa mga taga-Bucor. Ang mag-i-evaluate sa kanila, yung preso. Kung sila matinong mga empleyado ng gobyerno at saka mga opisyal ng gobyerno. Ha? Kung sila ay good conduct. Ha? Good behavior. Mga kaibigan. Baliktad eh. Alam nyo bakit ha ito. Di ba, ilan na ang pagsisinungaling ni Paeldon dyan sa hearing niya? Marami na. Oh, marami ng violation. Pero sinasabi niya, tama pa rin siya. Parang tayo pa ngayon ang mali. Ha? Tayong publiko lagi mali. Ngayon,
Bakit ko nasabi yan? Na dapat gamitin yung GCTA sa mga nasa gobyerno eh. Sa Bucor. Alam niyo ba kung bakit? Ang pangunahing ipinagbabawal ha, saan mang bilangguan. Ang pangunahin na ipinagbabawal ng mga preso sa kanilang hanay, alam niyo ba kung ano? Bawal magsinungaling. Pagka ikaw preso ka, kahit sa City Jail, ha? Kahit sa Muntinlupa, nagsinungaling ka. Doon sa mga kasama mo, nahuli kang nagsinungaling ka. Ha? Alam niyo ba kung nagagawin sa iyo? Tatakalan ka. Alam mo ba yung takal? Eh, papaluin ka nung kanilang baston. Ang tawag nila rong balila. Ha? Yung sinasabi ni Bato na meron siyang daladalang ganon nung nandun siya sa Bucor, yun yun. Balila ang tawag doon sa loob. Ha? Isipin mo yon, ang tigas nung kahoy na yon. Bali ba, matigas na, apat pa ang kanto nun. Quatro kantos yun, mga kaibigan. Isipin mo, kahit saan katamaan nun, napakasakit nun. Eh, may bilang yung takal eh. Pag sinabing, takala mo na sampu yan, nagsinungaling eh. Oh. Isipin mo, sino, matino? Yung Senado, yung investigasyon sa Senado na dinaluhan nila o itong mga preso. Eh pagdating sa bagay na yun, mas matino pa ang mga preso sa inyo. Dahil doon sa kanila, bawal magsinungaling. Sa inyo, hindi bawal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kanina ho, tinanong ni Senator Drilon, yung asawa ni Sanchez, tungkol dun sa ano, sa kasama sa hatol ng hukuman yung accessory penalty kay Sanchez. Di ba? Ang penalty niya ay kulong. Di ba? Pitong habang buhay ang ipinataw sa kanya doon sa kaso ng Sarmenta Gomez. Ha? Murder case at saka rape case. Mga kaibigan, pito yun. Noong nakakulong na siya, pagkatapos siya makumbik, meron pang hiwalay na kaso na nahatulan ulit si Sanchez ng 2 counts of life sentence. Ha? 2 life sentences, mga kaibigan. Oh, di siyam na yun. 7 plus 2 equals 9. So, ang sentensya lahat, all in all, eh siyam na habang buhay ang hatol. Oh, pero sa hatol sa kanya, dito sa Sarmenta Gomez case, merong tinatawag kasi na accessory penalty. Ha? Oh, yung ipinababalik sa kanya yung kasama sa hatol na pinababalik yung pinagbabayad siya ng 12 million, almost 12 million o around 12 million pesos doon sa mga pamilya ng mga biktima. Eh tinanong, ha?
Si ano si Ginang LB Sanchez. Oh, alam niyo sagot nung ano kung tinanong siya kung bakit hindi nila binabayaran ng kanyang pamilya na, yung pamilya naman ng mga biktima. Alam niyo sagot nung asawa ni Sanchez? Sabi, eh lagi po namin sinasabi, bakit naman po kami magbabayad? Wala naman pong kasalanan ang aking asawa. Yan ang sabi niya. Hindi ba si Sanchez, yun din ang laging sinasabi? Walang kasalanan. Eh, ano eh, binalik pa nga nung asawa niya eh, nung 19, nung nililiti si ano eh, si yung asawa niya si Sanchez eh, mga kaibigan eh, di ba? Sabi, eh yan ang taliwanag niyo. Yan ang inyong panig. Pero, yung panig nyo, sabi ni Drilon, hindi pinaniwalaan ng Korte Suprema hanggang sa Korte Suprema. Kaya nga, kinatigan yung desisyon ng lower court at hinatulan si Sanchez. O, sinabi ng Korte Suprema, tama yung desisyon, mga kaibigan. Ha? O, ano tawag mo ron? Eh, yung mga ganun kasi, siyempre, alibay yun. Ang tawag sa korte ron, alibay niyo yun. Kasi sabi, eh, katotohanan nga yun yan. Yung sinasabi nilang pechang nangyari yung krimen eh. Nasa bahay ang asawa ko, nasa amin eh. Kasama itong ito, itong anak ko. Oo naman daw. Eh, pagpalagay na natin, sabihin mo mang hindi totoo yan, eh, pero wala na yan eh. Kasi hindi mo na mababago yung desisyon. Final and executory yung naging desisyon na yun eh. Matagal na eh, 1999 pa, inaffirm ng Korte Suprema yon. Hindi mo na pwedeng sabihin yung kahit na sabihin mo ngayon na walang kasalanan si Sanchez, eh, ikaw lang ang pwedeng maniwala ron dahil habang may mundo, convicted yan, ha, si Sanchez. Hindi na mabubura yun. Parang si Erap yan. Gustong burahin ni Erap, di niya mabura, di ba? Oh, na siya ay convicted plunderer. Oh, ito ha. Ito ang hindi sinabi ng mga senador, ni, lalo ni Drilon. Yan, matatalino yan ha. Oh, pero hindi niya na banggit doon kay doon sa mag-asawa o doon sa asawa ni Sanchez sa pamilya. Ganito eh, 'di ba sinabi? Hindi, walang kasalanan ng asawa ko. Bakit ako magbabayad? Ah, ganun ba? Wala pa lang kasalanan yung asawa mo. Ang tanong ito. Bakit kayo humingi ng pardon kay Presidente Duterte? Oh. Di ba? Bakit kayo humingi ng pardon? Hindi nyo ba alam na ang pinapardon lang, ang ginagawaran lamang ng pardon, eh yung may kasalanan? Oh. Eh, ba't kayo humingi ng pardon? Wala palang kasalanan yan. Yung pardon, para lang yung sa may kasalanan. Eh, ano, ang pangunahing o isa sa importanteng requirement para ka mag-qualify sa pardon at saka sa parole. Ha? Sa clemency. Paano kang mag-qualify dyan? Ano ang isang pinakamahalaga? Ha? Yung remorse. Yung pagsisisi. Ibig sabihin, pag nagsisi ka, inaamin mo na, tanggap mo na yung pagkakasala mo sa batas. Eh, wala kayong remorse. Di ba? Paano ka magkukwalify doon? Lakas naman ang loob mo.
Ba't hindi mo sinabi yun, Drilon? Walang senador na nagsabi nun. Yung pardon, para lamang yon sa mga taong nagkasala. Oh. Eh sabi niya, walang kasalanan yan. Eh huwag kang humingi ng pardon. Pabayan mo ng mabulok yung asawa mo sa kulungan. Di ba? Total, wala na yan eh. Tatayo pa ba yan kahit magkasama kayo niyan? Wala na yan. Wala na ibubuga yan. Oh, mga kaibigan. Yun ang hirap eh. Hindi naiintindihan eh. Ang pinapardon, tandaan ninyo, kahit mabigyan ka pa ng pardon, hindi ibig sabihin eh, hindi ka nagkasala sa batas. Yung pagkakasala mo, yung krimen na nagawa mo, mananatili yun hanggang nabubuhay ka. Ha? Ang pinapardon lang sa nagkasala, yung parusang ipinataw na kulong. Yun lang ang pinapardon para ka makalaya. Oh, hindi pala alam nito, humingi kayo ng pardon, sasabihin nyo, wala kayong kasalanan. Yun din ang dahilan, yung kawalan ng remorse nitong si Sanchez, ang dahil dapat na gamitin ba siyan para hindi siya mag-qualify sa GCTA. Di ba? Kung sa pardon nga eh. Yun ang talagang essence ng pardon. Yun ang kahulugan ng pardon. Ang pinapardon lang, yung may kasalanan. Eh, ba't ipapardon niya? Sasabihin mo, wala kasalanan yan. Eh, humingi kayo ng pardon, di luko-luko kayo. Oh, di ba? Ito naman, pinatulan. Yung mga pumatol dyan, mas luko-luko yun. Ni-repair pa. Bigyan pa ng referral. Dapat sa mental nyo, tinransmit yung referral eh. Eh, may sira ulo nito, humingi ng pardon, wala raw siyang kasalanan. Mga kaibigan, o, oh, di ba? Yun, di na itanong ni, ano, napuntos ni Drilon para maging malinaw sa publiko na, pat lalo doon sa pamilya, di ba? Pati ang publiko, kailangan alam kung ano ang ibig sabihin ng pardon. Kung anong purpose ng pardon. Di ba? Oh, magbasa kayo sa Google. Meron namang bata. Merong ano yan eh. Di ba ganyan ang ginawa ni Erap? Na walang yang yan? O ito si Erap. Di ba hinatulan si Erap? Sa kasong pandarambong. Magnanakaw. Yung nuknukan ng magnanakaw, mandarambong yun. Mga kaibigan. O, nung hinatulan siya ng Sandigan Bayan, si Erap, pagkatapos ibaba ang hatol sa kanya, ha? Eh, hindi na siya nag-apila sa Korte Suprema. Ha? Binaliwala na niya yung pag-apila. Ang sabi niya, eh, ganun din naman ang magiging desisyon eh. Bakit pa ako pupunta ron? So, ano ang nangyari? Automatic, naging final and executory, naging final yung desisyon ng Sandigan Bayan. Kung ano yung desisyon ng Sandigan Bayan, final na yon. Ha? Oh, yun na yun. Habang buhay na yon. Yung kay Sanchez, inapila yun. Kasi capital punishment si Sanchez. So, ang capital punishment, sa pagkakaintindi ko sa batas, automatic yan eh. Subject ng automatic review ng Korte Suprema. Oh, mga kaibigan, kaya lang, kailangan mo pa rin lakarin. Dahil kung hindi, tetenga ka ng Korte Suprema, di ba? Matetenga kaso mo. Baka patay ka na, hindi pa na nare-resolve yung ano, yung kwan, yung pag-review sa kaso mo kung tama ang naging hatol ng mababang hukuman. Ngayon, eto si Erap, sabi niya, hindi na. Ano ginawa niya? Humingi siya ng pardon
Oh, di binigyan siya ng pardon, di ba? Nung makalabas, ano sabi? Wala niya ang kasalanan. Eh, gago, mga kaibigan. Eh, humingi ka nga ng pardon, walang kasalanan. Yung pardon na nagpapatunay na may kasalanan ka, inaako mo na yung ganap mo nang tinatanggap ang kasalanan mo. Kaya ka ginawara ng pardon. Walang gagawara ng pardon na hindi niya tinatanggap yung kasalanan niya. Di ba? Oh, pinatatawad ka, pardon, di ba? Ang pinatatawad sa iyo doon yung parusang kulong. Pero yun ay hindi ganap na tinanggal na yung parusang kulong sa iyo. Kung hindi, sinususpindi lang yun. Yung kulong. Kaya nga, pag gumawa ka ulit ng krimen, pwede kang ibalik sa kulungan para tapusin mo yung hindi natapos na pagsisilbi mo sa sentensya sa'yo. Oh, mga kaibigan, eto pa masama. Inuusig nila kanina sa Senado, kahapon pa, hanggang kanina, ni Drilon, yung pamilya ni Sanchez, bakit hindi binabayaran yung mga biktima na yun ay nasasaad sa hatol ng hukuman. Eh, yan ang hirap sa inyo eh. Eh, si Erap nga, hindi binalik eh. Eh, etong kinu-question nyo, ano lang yan ha? Ilang pamilya lang yan ang involved dyan? Dalawang pamilya lang ang kinu-question nyo dyan. Eh, etong kierap na hindi ibinalik na pera. Pera ng taong bayan yan. Pera ng 100,000,000 Pilipino yan. Madaling sabi, ang pinerwisyo lang dito, dalawang pamilya. Eh, yung kierap nga eh. Buong bansa ang pinerwisyo niyan sa hindi niya pagbabalik ng pera. Pinasosoli sa kanya ng Sandigan Bayan yung mahigit 4 na bilyon na dinambong niya. Hindi niya na binalik. Di ba kanina sabi ni Guevara eh, nag-lapse na eh. 10 years lang pala yun eh. Pag sa loob ng 10 taon, hindi na ipatupad yung pagbabayad. Eh, baliwala na yung desisyon ng hukuman. Eh, sinulat ko na yan sa kaso ni Erap. Ha? 1 buwan bago mag 10 taon yung pagbawi sa pera ni Erap, inilagay ko sa column ko yan. Magsasampung anibersaryo na yung hatol ng Sandigan Bayan. Hindi pa rin na ibabalik ni Erap yung pera. Eh di nag-lapse na rin yun. Oh, yung pala ang nasa batas. Mga kaibigan, kaya sino may kasalanan? Eh, para mo na nakita. Baka yung ipambabayad sana dun sa ano, sa pamilya, eh pinanlakad na lang dito sa GCTA. Si Erap naman, imbes na mabalik sa taong bayan, sila-sila na lang nagparte. Yung mga nasa gobyerno na may kapangyarihang mag-execute nung pagbawi sa kanyang dinambong. Ala eh, puro may depekto eh. Mga kaibigan, tsaka kulang na kulang sa inputs tong mga to. Nakikita lang nito kung ano yung pinag-uusapan sa ibabaw eh. Doon lang nakatuon yung batas nila eh. Ay, paano yung mga maliliit? Ha? Mga kaibigan, hindi na mangyayari. Paano yung kung gusto kang pinsalain sa loob, pwede. Para hindi ka mabigyan ng GCTA. Lalo dyan, negosyo ng Bucor yan, yung mga Shabu, sila may negosyo niya, tinuturo nyo pa yung iba ron. Magagawa ba nila yun ng nandyan kayo? Mga kaibigan, di ba? Ganun kasimple yun.
Lahat ng katarantaduan dyan, negosyo nyo yan. Oh. Hanggang sa pagbili ng pagkain, negosyo nyo yan. Wala kayong pinatawad dyan. Ha? Yung pagkain ng presyo dyan. Wala na matit. Ewan ko kung kumakain pa yung ibang presyo ron. Umaasa na lang sa bigay nung ano, nung iba na may dalaw. Di ba? Katikim ng konti. Wala na eh. Mga kaibigan, hindi mo maawa ka rin doon sa mga, lalo na sa mga maliliit na preso. Ang nakikinabang lang sa mga batas na yan na ginagawa, eh sino? Yung mga may pera. Hanggang sa loob, kailangan may pera. Mga kaibigan, yan sinasabi nila, pagbabago, puro ba, ano yan, nananaginip lang yung mga yan ng Technicolor.